guys, welcome ulit dito sa Psychology of Freedom. Typing episode ulit kasi madami-dami pa yung request. So, yung celebrity na itatype natin ngayon, si Cara David. So, ang nag-request niyan si Christian Amorao. So, kay Christian Amorao, thank you so much. And sana may matutunan ka dito sa typing episode na to. So, ayun, si Cara David, hindi ko siya kilala talaga masyado. Nakita ko lang siya mga few times sa TV, pero hindi ko ganun kakilala yung personality niya talaga. So, ayan. Siyempre, paano natin ulit gagawin? Cognitive functions. So, itatrack natin kung ano yung primary cognitive functions niya. FITE user ba siya or TIFE user? NESI user ba siya or SENI user? Tapos yung interaction style niya, paano siya makapag-communicate sa ibang tao? Direct ba siya or informative? Responding versus initiating? Movement versus control? So temperament niya, abstract ba siya or concrete? Affiliative or pragmatic? Systematic versus interest? So yung mga nakaparod na before, alam niyo na ito yung ginagamit ko. Tapos, imamatch natin yan dito. Pag nakuha natin yung lahat ng information, imamatch natin yan dito sa type grid na inadapt natin kay C.S. Joseph. So, ayan. Tinignan ko previously yung mga videos na parang ayoko kasi kumuha sa ano yun, sa mga big companies like GMA kasi naka-copyright. So, tinignan ko rin yung vlogs niya kaso puro mga tutorial naman doon about journalism, news, how about being a newscaster. So, yung mga ganong medyo scripted, planned na spiel or conversation, hindi siya ganun kagandang kuhanin para i-type yung personality niya. Kasi planned na yun eh, di ba? Tapos pwede rin, kapag ka nasa TV, pwede rin nagko-cognitive transition. So, mas maganda yung mga relaxed na environment lang para alam natin na nasa ego siya nung time na yun. So, mas accurate yung magiging result natin. So, ayan, ito na lang muna. Bakit sa TV namimigay mo? Pwede naman spam. Yung ganyan? So, nagdala ng spam. Parang ako, maraming pabibili sa Venus dyan. Bakit spam? Sinasabi niya kung ano yung personal experience niya about doon. So, introverted sensing. Dating sa outreach, walang kumukuha ng spam. Kasi, para iluto mo yung spam, magmamantika ka pa eh. Pero kung kunyari, may sardinas ka, di ba? Mainit na kanin lang, so ganun, di ba? Eh, yung kailangan mo immediate eh, di ba? So, mga ganun. Sa mga mangyan, kapag nag-outreach kami, ayaw pala nila. Di ba ayaw nila yung pula? Ayaw nila ng tomato sauce. Pinabalik nila ng ticket. Initiating. Nag-initiate siya, di ba? Ayaw nila ng ganito, ganyan. Pwede na. Iisip nila na parang dugo. They have to know the culture and peculiarities ng culture. May isang kaming daughter na nagbigay ng shoes. Mamahalin pang mga sapatos. Ay, hindi kumasya. Kasi yung paanang mga mamiyan, lapat. May isang kaming daughter na migay sa mga aitas, ano, aqua shoes. Ano, puro more on concrete siya eh. Kung ano yung nangyayari, kung ano yung, mas focus sa tangible, what happened in the past, what's happening now. So, ganyan yung mga concrete. Iba? Wala namang aqua sa bundok! Kaya parang maloka. So, parang sayang yung effort kasi a lot of people want to help. Pero hindi nila kinikilala yung community. Sensible sila. What other people want. So, alam niya yung intention ng ibang tao. That's the extroverted intuition. Diba? Parang the intention is there. Pero sana kinausap, di ba? Kaya important na hindi lang magbibigay. Kailangan naging consultative. Tapos consultative. Ano ba talaga yung kailangan? Kasi minsan, bigay lang ng bigay eh.
tapos minsan ayaw mo rin na magbigay ng mga items na hindi sa kanila readily available. Like, kung kunyari, bibigyan mo sila ng spam. Nag-initiate na naman siya. If they develop a taste for spam and they look for it. Sige ka. Ayaw na. What might happen, that's the extroverted intuition, kung anong pwedeng mangyari, di ba, sa pagbigay ng ano, yun nga, pag nag-develop nila yung parang yung taste buds nila for spam, hahanapin na nila yun, di ba? Ako na sardinas. Gusto ko i-spam na lang. Asa mo binit? Right. Tanungin anong gusto nila? Extroverted intuition. Kasi yung mga NE user, they're all about what other people want. So, ganun. Buti ka, sa dami ng nakikita mo ganito dahil na din sa work mo eh. Mm-hmm. Hindi nagkakakalyo yung damdam. I've seen it all. Before, I've seen it all before. Nako. Hindi kaya. Naapektuhan yan. Kaya nga ako nag-outage is because I don't want to get shaped. Ayokong mamanhin. Especially sa work mo. Oo, yun. Kasi pupunta ka sa isang lugar, tapos mahirap sila. Tapos mamamatay ka sa guilt kasi i-document mo sila. Tapos hindi ka sa Manila. Talking about guilt, guilt is more attached to FE users. So, extroverted feeling. It's all about what other people feel. Mo siya, susweldo ka, mananalo ka pa ng award. Tapos biglang, pag tumawag ka ulit sa community, ganun pa rin ang buhay nila. Parang ikaw, umakit ka na sa itablado, kita ka na ng pera, ganun. Tapos sila pareho pa rin. So, consistent yung conversation or yung mga sinasabi niya about sa future ng ibang tao. So, yung future ng ibang tao, awareness sa future ng ibang tao, extroverted intuition yon. So, mukhang optimistic yung NE niya. Parang nakaka-guilty. Diba? So, parang you have to do your part kahit paano. You have to do your part. Yung mga ganyang statement na bumula yan sa mga SI user kasi this is my duty. Diba? Introverted sensing is all about duty. It's all about obligation. This is what you should do. So, I know, she's also talking about helping other people. Extroverted feeling naman yun. Even if it's not part of your job. Parang sila. Ang Manila Folder, nagbibigay lang naman. Negosyo yun eh, di ba? Mm. Ah, nag-initiate siya, di ba? Diba? Eh, punta tayo sa ibang interview. Real talk lang, Kara. Anong reaction mo nung nakita mo to? Sino? Ah, okay. What is this? Uy, hindi maganda yung pagkakagawa nito. Meron akong bagong picture na nagpa-picture talaga ako sa... Nag-initiate pa siya. Kara Mia, tawang-tawa ako dito, grabe. Tawang-tawa ako dito sa Kara Mia na to. It was just so witty. Tapos nakakatawa na parang... Awan ko, kasi ako, I like laughing about myself eh. So hindi ako na-hurt. Ano siya, introverted thinker talaga siya. Kasi usually, yung mga FI users, mga introverted feelers, sila yung napipikon sa mga ganyan, pag na-embarrass sila. Pero mga TIFE user, hindi masyado silang... Hindi sa kanila ganun ka-problema yung embarrassment masyado. So, ayan. Hindi ako na-hurt. Natawa lang ako na... Oh, so hindi daw siya na-hurt. Natawa lang daw siya na ginagawan siya ng meme. Kasi, medyo mababa sa cognition niya yung FI. Pero kung mga FI user yung pwede sila mapikon, pwedeng, ayun, ganyan. Na pinagtatawanan ako ng mga tao. It was just funny. Speaking of your husband, kamusta na kayo ni LM? Long distance relationship, LDR. So informative kasi ang sabi, kamusta na kayo? So ngayon, mga informative na tayo, hindi sila direct, di ba? Mag-answer ng question. So sinisimula nila through a story. And we just celebrated our first anniversary na magkahiwalay. Nasa
Barbados siya nung time na yon kasi nasa Caribbean cruise line siya ngayon. Tapos, andito ako. So, nag-celebrate kami ng 1 year anniversary namin apart. So, ang promise ko sa kanya when he comes home in... Movement type, talking about the journey instead of the outcome. May, sabi ko sa kanya, isi-celebrate natin lahat. Birthday, Valentine's Day, New Year, Christmas, and anniversary. Isi-celebrate lahat namin sa Mayo. Lagi ko ngang sinasabi, meron din namang advantages ang long-distance relationship. Kaya sa lahat ng taong nasa LDR ngayon... Nag-initiate na naman siya. Diba? Yung malungkot. Kasi meron siyang advantages. One, mas nagiging sweet yung asawa mo. Katulad ng asawa ko, nakakasulat ng kanta. Two, pag umuwi siya sa Pilipinas, parang ligawan portion all over again. How do you juggle being a wife, a mother, and a career woman? Ayos lang. Hindi naman siya mahirap kasi di ba nga sabi ko, kapag masaya... Hindi niya in-answer directly, how do you juggle, di ba? How does she manage yung being a wife, blah, 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 blah. Pero ang sabi niya, ang sagot niya, hindi naman siya mahirap. So, para informative. Tapos movement, 'di ba? Parang informative, obvious na yung interaction style niya, informative initiating movement. So, yung mga informative initiating movement, parang katulad ni Chris Aquino, Vice Ganda, salita sila ng salita, tapos initiate ng initiate. So, ganyan. Tapos, ayan, tingnan pa natin kung systematic siya or interest-based. Saya ka dun sa ginagawa mo, hindi mo nararamdamang mahaba yung oras. Hindi mo nararamdaman na magulo ang mundo. I'm just happy. Siguro magaling lang ako sa time management. Talaga. Magaling ba ako sa time management? Minsan sumasablay din. So, introverted thinker, this is what's true. PI. Sobrang ano lang talaga, hectic lang ng buhay ko. What is your proudest mom moment today? Kasi madaling sabihin that your proudest mom moment ay nung nag-graduate yung anak. Informative. Mo, nung nagkamit ng sandamakmak na medals yung anak mo. So, dun pa lang sa first two interviews niya, alam ko na yung personality type niya. Siya ay isang ESFJ. Pero i-verify pa din natin kasi konti pa lang yung yan, yung mga tick marks dyan, mga lines dyan. Or nag-excel siya in school. Parang it's easy to say na yun ang proudest moment mo. Pero ako, I guess, lately yung pinaka-pakiramdam ko, proud na proud ako at ang saya-saya ko lang. When we went to Bataan, and my daughter said she wanted to go mountain climbing with me. So talking about her past experience again, yung experience niya about how yung daughter niya sinabi na gusto siyang kasama na mag mountain climbing kasi 'di ba SINE axis yan. Mga NE users, they are all about being wanted by other people. So sabi niya, proudest moment niya yun kasi yung daughter niya wanted her or wants her or wants to be with her. So, ganyan. So, alam mo din na mababasa kanya yung extroverted thinking niya sa ego niya kasi mga TE user, importante sa kanila yung achievement eh. Tapos sa kanya, mukhang hindi ganun ka-importante yung achievement, mga awards, titles, and ganyan. So, ayan. I've always thought that I'm so opposite sa daughter ko na magkaiba kami. And then when she said that she actually enjoys mountain climbing, tapos nag-mountain climbing kami ng anak ko kasama yung mga friends niya. Tapos nakita ko how fearless she was, tapos how curious she was sa kanyang environment na Nakita ko, talking about her past experience again. Meron akong moment na parang tinitingnan ko lang yung anak ko, tapos parang, ang galing ng anak ko. Biking or running? Biking. Family or career? Family. Teaching or journalism? Very people-focused, affiliative yung mga ganyan tao.
Di ba pareho yun? When you're a journalist, you also teach. And I teach journalism. Parang pareho yun. I did a documentary in 2005, Butot Balat ang title niya, tungkol sa mga malnourished na bata sa Bicol. Talking about her, what she did in the past, SI pa rin yan, introverted sensing. Tapos, nung year na yun, yun din yung taon na nanalo kami ng maraming awards for that particular documentary. So, I remember it clearly. Pagkatapos umere ng docu, mataas yung ratings niya. Nakakuha ko ng a few donations for one of the children, si Angela. And then when I called the mother to tell her na may pera ako pang paggamot kay Angela, she told me that Angela's dead. A few weeks, I think a week after our documentary aired, one of our case studies died. And it broke my heart. So, ganyan yung mga FE user eh. They feel what other people feel. Mataas yung empathy nila. So, sa kanya, mukhang optimistic yung extroverted feeling sa cognition niya. Mukhang ano to, mukhang nasa hero slot or child slot. So, tignan natin. So, sabi ko, huwag po kayong mag-alala, may dalawa pa kaming bata. Yung dalawang bata, gagawan ko ng paraan. And then, they sent me to Singapore because we won the Asian Television Awards for that documentary. When I came home with the trophy, I found out that the second child, si Jeremy, also died. Para kung nasira yung mundo ko na parang... Very people-focused, affiliative, always doing what is right, doing what is proper. Tapos, yun nga, ang taas ng FE niya. So, tingnan natin. Meron ng docu na matay yung isa. Nanalo ka sa ratings, yes, pero namatay yung case study. Tapos, after a few months, you win an international award. And then, when you come home, you're happy, and then you find out that one of the case studies, the second child, dies. There's another child, si Julianne. Sabi ko, si Julianne man lang. Hindi na ako mag-waste ng time. Mag-feeding program tayo to save Julianne. Pero nagkaroon ng opportunity yung... There was a show noon, si Paolo Bejones tsaka si Ethel Buba, yung Extra Challenge. Tapos, they invited me to join the show. Parang Amazing Race. You have a chance to win 2 million pesos kayo ng partner mo. So, ayun... Sinabi niya na yun nga, yung sa documentary niya, yung na-feature niya sa documentary niya, namatay. And kung gaano siya naapektuhan noon, ganyan yung mga FE user. Grabe yung empathy nila. Tapos, sinasabi niya din na nanalo sila ng award na yun, na parang, kumbaga, parang wala lang sa kanya yung mga achievement. Mas focus niya yung mga tao. So, ganyan. So, I think verified na to. Mag-summarize na tayo. So, confirmed na TIFE user siya and ESI user. So, sino ba yung mga TIFE and ESI user? It's either SFJ lang yan or NTP. So, mukhang tama yung ano ko, di ba? Yung sinabi ko kaninang type niya. So, ang interaction style niya, informative, initiating, movement. So, tignan natin dito, itong line na to. Tapos sabi natin SFJ lang siya or NTP. So tanggal na yung ESFP, ENFP. Pero sabi natin concrete, very affiliative. Yung mga ENTP, abstract yan and pragmatic. So alam na natin na siya ay isang ESFJ. So ESFJ, also known as the supporter. So very obvious naman sa kanya na parang mga ESFJ, isa sa mga guardians, very traditional, very people focused. Yun, ka-personality type niya si Chris Aquino. So obvious naman, 'di ba? Si Chris Aquino, very people focused. Ganyan ka self-sacrifice yung mga ESFJ. They yung kind of help na ginagawa nila is very practical, di ba?
sinasabi niya kanina, feeding program and everything. So, ayan. Yan ang mga ESFJ. So, again, kay Christian Amorao, thank you so much. Sana natuwa ka dito sa video na to. Ayun, thank you so much. See you sa next video.